everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today mga kabeshies, very excited talaga akong i-share sa inyo to. Alam niyo na sobrang fan ako ng Abonne products, especially yung milk salt scrub nila. And so ngayon, ito na nga, first time kong makakagamit ng salt scrub aside doon sa Abonne milk salt scrub na normally na ginagamit ko. Ito yung bago at ibinigay nila to sa akin. Sobrang thank you talaga. Kaya ko to tinanggap dahil nga fan ako ng Abonne products. And so, ito yung Abonne Moisturizing Silky Salt Scrub Tomato and Milk. Ayan siya. Hindi ko alam na may mga ganito pa pala siyang iba pa palang klase. Kasi akala ko yung color pink lang talaga, yun lang. Pero ito na nga. Nagustuhan ko siya. Ang ganda niya. And also, ang pinaka number one na pinaka nagustuhan ko dito is yung meron siyang premium microsalt. So, ano nga ba yung ibig sabihin niya? Alam niyo nung nakita ko siya, sobrang pino nung salt niya. Unlike doon sa isang salt scrub from Abonne din. Although, pareho silang maganda, but nagustuhan ko talaga to kasi hindi siya maaligas-gas. Hindi ko alam kung anong ibang term yun. Yung parang rough sa skin. This product is really, really smooth lang. Sobrang gaan lang niyang ilagay sa balat. Ang ganda niya sa balat talaga, promise. And also mabango. Para siyang amoy candy, kaya ilayo sa may mga bata na katulad ko. May baby kasi ako, baka kasi mamaya ay kainan dahil masarap ang amoy. So ito, ano nga ba yung kagandahan nitong salt scrub na to? Unang-una, meron siyang tomato and milk protein yung tomato. Kasi again guys, kung meron kayong mga allergy sa tomato, especially kapag pinapahid sa skin, yon, beware na lang, always do patch test kasi baka mamaya hindi hiyang sa inyo. Kasi pwedeng hiyang sa akin pero sa inyo hindi hiyang. And yung tomato, nakakatulong siya to treat yung mga hyperpigmentation. And nakalagay rin dito, yung tomato daw leaves the skin hydrated and silky. Isa rin sa main ingredients nito ay yung milk protein. Yung milk protein, nakakatulong din siya sa hyperpigmentation and also sa hydration ng skin, which is really very important sa katulad ka na merong dry skin. Lalo na kung meron yung skin niyo is masyadong maselan, nakakatulong din yung milk protein para doon. And then the next one na talagang maganda dito sa bagong salt scrub na ginagamit ko, meron siyang whitening arbutin din. Yung whitening arbutin is nakakatulong to decrease yung melanin. So, nakakatulong siya para ma-lessen yun. Especially kung meron nga kayo mga hyperpigmentation or may mga scars kayo. Of course, hindi ito magic na agad-agad. Pero somehow, nakakatulong siya, nakaka-lighten siya, and nababawasan or mas nagiging less visible yung mga hyperpigmentation and yung mga scars. Nakalagay rin dito isa pa na pinaka maganda dito kumpara doon sa milk salt scrub na nauna kong ginamit, meron siyang vitamin B3 or yung tinatawag nating niacinamide, which is nakakatulong siya ma-prevent yung water loss and ma-retain din yung moisture. And also nakakatulong din siya sa may mga hyperpigmentation, nakaka-exfoliate ng skin, very gentle sa skin, but again always do patch test nga kung mahihiyang kayo. Nakakatulong din siya para makalambot ng ating balat, which is ito talaga yung pinaka-napansin ko talaga after using this product. Sobrang lambot ng skin ko talaga. Bago ko sabihin sa inyo yung aking final thoughts, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Ito na! Feels like love. To my heart, now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, we were shining. Sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot to my heart. Now I'm
I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah, then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's exploding. Yun guys, nakita ninyo kung paano ko ginagamit. Sobrang lambot ng skin ko after. Hindi man siguro halata dahil nasa video, pero after talaga, promise yan ha. Yun yung una kong napansin talaga. Parang iba yung pagka-soft ng skin ko. Ang sarap ng feeling. Alam niyo yung talagang feeling mo na alagaan mo talaga yung skin mo. Nakaka-relax siya. And then kung gusto niyo yung smell pa niya, sobrang bango niya. Kung gagamit kayo nito, kung meron kayong sensitive skin, I suggest na dapat 30 seconds and maximum na yung 2 minutes na ibababad nyo to sa balat ninyo. Pero kung kayo ay merong normal skin lang or hindi naman sensitive yung skin ninyo, you can use it as long as 3 minutes or pwede ninyong ibabad sa inyong balat ng 3 minutes. Yun na yung maximum. Huwag nyo nang tagalan pa kasi pagka mas matagal ninyong ibababad yung balat ninyo, baka mas lalo magkaroon ng side effects. So kung bago kayo sa paggamit nito, I suggest na ganun muna, 1 minute muna or 30 seconds muna, and then the next time sa kanyo na lang dagdagan ang maximum again 3 minutes. And then the next one, guys, huwag nyo siyang irarab ng madiin. Again, gentle lang. Para ka lang nagpapat ng iyong skin. Huwag niyong iganyan kasi may tendency siya na baka mag-cause ng rashes or mas crab ninyo, alam niyo, magasgasan. Dahil again, guys, kahit sabihin niyong pinong-pino yung salt nito, salt pa rin siya. It can still cause side effects or rashes or baka masyado nga maging harsh yung inyong pag-rub. So, dapat very, very mild lang. You can use it once or twice a week. May mga nagtatanong sa akin, pwede bang gamitin yung mga salt scrub ng everyday? I don't suggest na gamitin nyo siya ng more than twice a week dahil baka magkaroon kayo ng side effects at imbis na makaputi, makaganda ng balat, mas lalong maging extra sensitive yung skin niyo or magkaroon pa ng sugat-sugat. Hindi natin gusto yan. And then, kung meron kayong sobrang dry skin, I suggest na gumamit kayo ng BB oil. Katulad ng mga previous na vlogs ko, nakita ninyo kung paano ko gamitin yung salt scrub. Ginagamitan ko ng BB oil. But this one, sa experience ko, kahit wala, okay lang. Hindi siya ganun ka-harsh sa skin. Dahil nga mas, parang mas pino yung makanyang salt. Kaya siguro mas mild yung dating or mas gentle siya. So, ito yung aking bagong ginagamit. Very good siya to lighten the skin and also moisturize. And ia-update ko kayo kasi first time ko lang siyang ginamit . Kaya hindi ko pa sa inyo masabi yung aking kung meron ba siyang whitening effect or ganyan. Pero sa mga susunod na araw, kung maka 1 month na ako, kung ano ba yung magiging makikita ko na differences or similarities, iba-vlog ko ulit. May tumisingit na baby. Gustong sumingit sa aking vlog na naman. Shoes, what happened to your hair? Yan, may sumisingit na baby. Say hello, friends! Hello, friends! Kumakain siya ng merienda. Nandito na naman siya at gusto niya ng makisingit sa aking vlog. So, yun lang. If you have any questions, comments, or mga gustong itanong, sa mga susunod, gagawan ko ulit ito ng vlog. Kung ano yung magiging reaction ng skin ko, kung magla-lighten ba siya. Again, thank you so much for watching my vlog. See you again sa mga susunod ko pang vlog. And please don't forget to hit the subscribe button. Baby, what will you say? Like and subscribe! Like and subscribe! And guys, kung saan nyo ito mabibili, ilalagay ko sa description box.
para makabili kayo online. Available din siya sa Watson's. Pero, eto, hanapin nyo rin yung ABONNE Philippines na page. Meron din silang Instagram. You can inquire or pwede kayong magtanong dun kung meron man akong hindi mga nasagot. Again, guys, bye! See you sa mga susunod ko pa pong vlog. Say bye! Bye! Kiss them! Like and subscribe! Bye, guys! Mm-hmm.